Ulit sa channel natin, Max Works and Hobbies. So this time, yung video natin is about sa nakakatuwang experience ko nitong nakarang araw, no? At medyo ilang beses ko na rin na experience ito, pero hindi ako nadala. At marahil ang iba sa atin ay nakaranas din ito. Yung, alam mo yung trouble na yun ang cause, pero sa sobrang kampante mo, palit agad, no? Tapos ganun pa rin pala yung problema. So magtataka ka, tapos palit ng ganito din. May mga ganun eh. Tapos nung sinubukan mo, ganun pa rin. So gusto mo sana kung bakit ginawa mong palit agad, hindi ka na nag-check, no? Hindi ka nag-visual check, hindi ka nag-umamit ng tester or ano pa namang mga instrument, mga pangsukat, sa kadahilan ng nagmamadali ka. Pero yung akala mong mapabilis yung trabaho mo, kung minsan pala mas lalong nagkukonsumo ng oras. So ito yung experience ko na gusto kong i-share din sa inyo, sa mga baguhan, no? Na kung minsan may mga bagay na gusto tayong i-shortcut pero hindi pwede. Kagaya ng experience kong ito sa Sony. So ito yung problema, tingnan natin. So kung mapapansin nyo, yan yung problema ng Sony, no? Malabo yung picture. Ayan, no? Mapapansin nyo. Ayan, hindi kita si, ano, si Kuya Will. Ayan. Kahit anong adjustment ko sa focus, ayaw. Diba? So, ano problema nun? Siyempre, pag gano'n ang case, sira ang CRT socket. Diba? Ito yon. Ayan. Meron kasi akong isang Sony din. So, ang gagawin ko, ipapalit ko siya dyan. So, tingnan nyo ang video, ah, kung saan ako nagkamali. Kung bakit imbis na mas mapadali yung trabaho, mas tumagal. Ayan, may isang board din ako. Ang board na yan ay sira yung tube, no? Ano, may basag yata ang tube nun. So, board na lang ang kinuha ko. So, ito ipapalit natin. Parehas kasi. Nakakainis kasi nga, pagkatapos mapalitan yung isang buong board ng CRT, ayaw pa rin, ayan, oh. Pure focus pa rin. Pagkatapos ko mapalitan ng buong CRT board, no? Sa pag-aakalang okay na siya. Pero nakakalungkot kasi ayaw pa rin. Tapos walang reaction. Pag ipipihitin ko yung focus, yung trimmer, kung mapapansin niyo sa flyback, yung sa taas, no? So focus kasi yon. Ito, tingnan natin. So, sa mga beginners, ito yung sa baba, yung screen, yung liwanag, yung sa taas, yan yung focus. So, kahit anong adjustment natin sa focus, no? So, walang reaction sa picture. So, anong sira? Kaya, akala ko gawa magawa na agad. Pero, di pala umubra. So, anong step na ginawa ko? So, sa mga master siguro, may naisip kayo or napansin na mali. No, like sa ginawa ko, nagpalit ako ng buong CRT board agad. So, sa mga baguhan, maaring ano, makatulong ito ang video ito. Kahit sa mga dating matagal nang gumagawa ng TV. So, ginawa ko dito, sabi ko, baka sira ang tube. No? May problema yung focus na area sa picture tube. Kasi nangyayari yun minsan eh, di ba? Lalo na sa mga Sony na flat. Masyadong ano yun, masyadong sensitive sa mga ganong issue. So ginawa ko, nagpalit ako ng tube. Kasi meron din akong nakastack na tube dito. Na flat, no? Ng Sony. Pero nakakalungkot kasi yung problema, ganun pa rin. So ano ginawa ko? Ito yung ginawa ko pa. So ito yung ano, pinalitan natin yung flyback.
Kasi may mga trouble ang Saudi na pagsira ang flyback, wala ring focus, no? Walang boltahe sa focus, di ba? Walang boltaheng dumadaan dyan sa wire na yan, yung makapal. Ayan. Posible din yun. At kung minsan naman yung contact dyan sa focus, no? Parang trimmer kasi sa loob niyan. Yung contact kung minsan dyan nagkakaproblema, kaya walang boltahe sa focus, magiging resulta din na sira yung focus or poor focus din. Kaya nagpalit din ako ng flyback. Pwede ko naman sana sukatin yung boltahe ng focus, no? Kasi mataas ang boltahe doon. Gamit yan. Yung special tool na yan, ikakabit to sa tester. Pero tinatamad nga ako eh. So, di pa rin umubra kahit nagpalit ako ng flyback. Di pa rin umubra, no? Palit ako ng flyback, nagpalit ako ng tube. At alam nyo, nagpalit din ako ng vertical. Kasi may mga trouble sa TV na sira ang vertical. Pero yung picture niya malabo, naka-encounter kayo niyan. No? So, sinubukan ko din magpalit ng vertical, baka ganun ang sira. Pero ayaw talaga eh. So, ibig sabihin may problema. Alam niyo kung saan ako nagkamali? So, saan ako nagkamali sa procedure ng aking pagto-troubleshoot? Ito 'yon, tingnan natin. So dito ako nagkamali. Nagpalit nga ako ng CRT board, pero yung ipinalit ko pala, may problema din. Kita nyo yung madumi? Corroded. Tapos yung luma, tatanggalin natin 'to. Tingnan din natin. So sa mga beginners, no, ito yung pagtanggal ng Sony. May naka-clip lang naman 'yan diyan eh. So tingnan natin. Diba doon ako nagkamali eh. Dapat pala yung ipinalit kong CRT board, no? Isa particular yung CRT socket, dapat pala chine ko muna kasi nga pull out din siya. Pull out din eh, 'di ba? So maaring sira din siya. Pero kung pinalit ako siya ng bagong CRT socket agad, yung socket lang mismo nagawa sana agad. Ayun oh, sira din oh, ayan oh, tingnan niyo yung corrosion. Color green, ayan. Dapat malinis yan dyan. Dapat makintab yan. Ayan. Yan ang nagiging dahilan kaya poor focus siya, no? Imagine niyo, dalawa sila, no? Yung luma, yun ang sira. Tapos yung ipinalit ko, na pull out din. Ganun din ang sira. Ayan, oh, tingnan niyo yung color blue na yata niyan. Ayan, oh. Minsan naman color green. So, doon ako nadali. Imbis na mapadali ang trabaho, mas lalong humaba. Imaginin mo, kailangan mong buhatin yung napakabigat na tube ng Sony, yung, lalo na yung flat. Diba? Ilalagay mo sa mesa mo para i-test. Ganun pa rin. Babaklasin mo yung flyback. Napakahirap baklasin sa board yun. Tapos ililipat mo sa isang board. Ganun pa rin. Hindi mas lalong ano, mas lalong tumagal yung trabaho imbis na mapadali, no? So, doon ako nadali. Doon ako nagkamali. So, ang ginawa natin, nagpalit na lang tayo ng bagong CRT socket. So, binilan ko muna, no? Kung mapapansin nyo, iba yung color ng CRT socket, no? Yellow. Parang yellow siya. So, ito yung pin ng screen, no? Or G2. Yung black, yun yung tinatawag na H-stat. Ayan, oh, itong isa, oh. Yun yung luma. So, kabit na natin. Ito ang unique sa, ano, no? Unique sa Sony kasi nga double focus siya. Ano kasi, Trinitron tube ang gamit. Okay, after mailagay yung bagong CRT socket, na yun dapat pala muna ang i-chine ko para di na humaba. Ayan, pag may mga retrace line, babaan lang natin yung screen, oh, kasi na-i-adjust ko rin ang screen nito. Ayan, okay na. Yung trimmer sa baba ng flyback, yun yung screen.
para mawala yung retrace line. Tapos nagalaw kong edge stat nito, no, yung color black na may pihitan doon sa CRT, sa CRT socket. Ayan, in-adjust ko siya. Ayan. Ayan, no, focus, in-adjust ko yung focus. Ayun, may reaction na siya. Ayan, yung color, yung display, no, may reaction na. So, lagyan natin ng antena. So, ayan, mas malinaw na. Kita na yung mga, mas malinaw na yung picture, no? Ayun, imbis na mas mapadali yung trabaho, naging dalawang araw pa. Okay. So, maraming salamat, guys. Gusto ko lang banggitin, no? Sa mga di pa nakapag-subscribe, kung gusto yung mag-subscribe tayo, at pakiclick na rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload natin. Maraming salamat muli. Paalam!